Magandang magandang umaga po, magandang buhay mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman na nakikibahagi po sa inyo, bumabati sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, Lungsod ng Pasay. Ngayon po ay Lunes ng ika-13 linggo ng 34 na linggo na karaniwang panahon. So, ibig po sabihin ay awa ng Diyos, humigit kumulang, meron pa tayong 21 weeks bago mag-Adbyento. Ito po ang huling linggo din po ng Hunyo. Pero alam nyo po, mas mahalaga sa kalendaryo ng liturya ng simbahan, ngayon po ay 29 ng Hunyo, 29 ng Hunyo. At ito po ang takdang kapistahan ng Pedro at Pablo bilang mga apostol ng ating Panginoong Hesus. Dakilang kapistahan po ito, lalo-lalo na po sa Roma, sapagkat ang Roma, sabi nga natin, ay ang komunidad Kristiyano na pinagtibay, hindi po itinatag, ngunit pinagtibay ng dugong ibinuhos ng mga martir, lalo-lalo na po ni Pedro at ni Pablo. Marami sa ating pong mga Bible scholars ngayon ang naniniwala na ang Apostol Pedro ay namatay at pinaslang ng Emperador Nero dito sa City of Rome ng taong 64 AD. At gaya po ng kanyang tinuran, request na hindi siya karapat dapat sa maestro, siya po ay ipinako sa krus na pabaliktad. No? Ang Apostol Pablo naman po sa mga tansya ng mga Bible scholars, bagamat siya po ay iprineso sa Roma ng kapanahunan ng Emperador Nero, siya ay nakapunta pa ng Espanya. At marami po sa mga Bible scholars ang nagsasabi na si Pablo ay namatay 67 AD. So mas nahuli ang kanyang martyrdom, pero ito naman po ay naganap sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang ulo, kasi nga po siya ay isang Roman citizen at dahil po doon entitled siya sa isang mabilis at hindi masyadong pinahihirapan na martyrdom. Subalit ganun pa man po ang tansya ng mga Bible scholars, si Pedro ay namatay ng taong 64, si Pablo ay minartir ng taong 67. Sa matandang kaugalian po na kung tawagin po natin ay Depositio Martyrum, ito po ay mula ng taong 258 AD, Depositio Martyrum, ang kaugalian po ng mga taga-Roma ay pinagsasama po nila ang paggunita kay Pedro at kay Pablo bilang mga haligi ng pananampalatayang Kristiyano sa banal na siyudad ng Roma. And I think, bagamat hindi man siguro totoo yung kwento na sila'y namatay sa iisang petsa, sa iisang taon, what makes them come together to celebrate itong martyrdom ni Pedro at ni Pablo sa iisang araw ay yung kanila pong partnership sa pagtatatag ng buong simbahan at pagpapalago ng komunidad ng Roma. Ang komunidad ng Roma, ang mga unang Kristiyano doon, hindi po natin alam kung sino talaga ang nagpasimula ng pananampalatayang Kristiyano. Nang dumating si Pedro at si Pablo sa siyudad na yon, pormado na
ang komunidad Kristiyano. Ngunit malaki ang naging papel ng dalawang apostol na ito upang pagtibayin ang pundasyon ng pananampalataya sa Roma. Kaya nga po sa Katedral ng Roma, ang Basilica ng San Juan Laterano, ang unang tahanan ng Santo Papa, doon sa main altar, nakadeposito, kabilaan sa main altar, ang bungo ng dalawang apostol, ang bungo ni Pedro at bungo ni Pablo. Dalawang apostol na naging partner sa misyon ng Ebanghelyo, no? Magkaiba po ang naging buhay ng dalawang apostol na ito. Okay? Si Pedro galing po sa Northern Israel, sa Galilea, kung tawagin, isang fisherman, big time fisherman, tulad ng mga taga Nabotas, may mga tauhan siya. Pero ang kanyang mundo ay umikot sa Galilea. Si Pablo naman po ay isang Pariseo na ang kanyang pamilya ay nag-migrate sa labas ng Israel, sa Tarsus, na bahagi ngayon ng Turkey. At doon po nabuhay si Pablo bilang isang middle class na Hudyo. Alam niya ang kanyang tradisyon, ngunit mas naging bukas siya sa pag-aaral ng kulturang Griego. At dahil po doon, naiugnay niya ang kultura ng Griego, ang tradisyon ng Pariseo sa gawi at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Si Pedro ay talagang naging disipulo po ng Panginoon in good times or in bad, simula nang siya'y tawagin sa Galilea. Si Pablo, dati pong persecutor, hindi siya naniniwala sa mga Kristiyano. Ang paniwala niya mga Kristiyano ay lihis sa landas ng Hudaismo. At dahil po dito, siya po ay naging instrumento ng pagpapakulong ng mga unang Kristiyano. Naging persecutor siya ng mga unang Kristiyano. Hanggang siya po ay makonvert ng Panginoong Jesus sa Damasco. Now, ever since that time, talagang itong dalawang ito, bagamat magkaiba, kung babasahin po natin yung letter to the Galatians ng Apostol Pablo, makikita natin yung pagkakaiba nila ng prinsipyo at approach sa mission. Si Pedro gusto niya ang Kristyanismo ay nakapundar pa rin sa Hudaismo at priority niya ang mga Hudyo, mga Israelite na pumasok sa pagkakristyano. Si Pablo naman, para po sa kanya ang Kristyanismo, there is no Jew, there is no Greek. Lahat ay pwedeng maging Kristyano. Okay? So, ipinalaganap niya ang Kristyanismo sa labas ng Israel. Malaki po ang kanilang pagkakaiba. At ang letter to the Galatians nagpapakita na nagsasalpukan itong dalawang apostol na ito. No? Nagsasalpukan sila. Subalit, alam niyo po, ganyan ang Diyos. No? God works both ways. No? At kung naging mahalagang apostol man ang dalawang ito, sabi nga po ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon, flesh and blood has not revealed this to you. Si Pedro man o si Pablo man, hindi lamang po flesh and blood ang naging puhunan ng kanilang misyon at pagiging apostol. Flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. It was the grace of God that made them apostles. Si Peter sa gitna ng kanyang denial of the Lord. Si Pablo
sa gitna ng kanyang pagiging persecutor ng mga Kristiyano, the grace of God work in both of them. At ito pong grace of God made them partners in the one mission for the church. Mga kapatid, palagay ko ang napakagandang take home natin sa pistang ito ay yung unity na tinatawag po natin, kaisahan, hindi po nangangahulugan ng uniformity. Okay? We can have our different traditions, our different persona. We can have our different temperaments. Magkakaiba tayo ng ugali. Okay? Tulad ni Pedro at ni Pablo. Ngunit kung hahayaan po natin na ang pagtawag ng Panginoong Hesus at ang biyaya ng Espiritu Santo ang siyang maging timon ng ating apostolado, timon ng ating gawain. Ito pong mga pagkakaiba natin, hindi dapat magresulta sa hidwaan at kaibahan, kung hindi dapat itong mga pagkakaiba natin tulad ni Pedro at ni Pablo dapat maging complementary. Pinagyayaman natin sa iba't ibang pamamaraan ang atin pong simbahan, ang atin pong parokya, ang atin pong iba't ibang communities. Mission, more than uniformity of approach, is a partnership in diversity. Tandaan po natin yan. Palagay ko kung ganyan tayo, hindi tayo mag-aaway sa gitna ng atin pong iba't ibang opinion, iba't ibang kakayahan, iba't ibang pag-uugali. Mission is not uniformity of approach, but partnership in difference. Partnership in a variety. Sana po pinagyaman kayo ng aking pong pagninilay at pakishare naman po ito sa 10 kaibigan. Maging Pedro at Pablo po tayo sa ating mga kaibigan. I-share natin si Kristo pagkagising sa umaga. At pakisubscribe naman po ang aking YouTube channel na Domi Guzman. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus. Alleluia! Alleluia!